Kasama natin si Janry Ubas, ang ating top long jumper na nagwagi ng gintong medalya dito sa Ayala Athletics Championships. Congratulations, Janry! Thank you po. Paano mo ma-describe, ma-assess yung performance mo dito? Yung sa tingin ko, yung performance ko medyo hindi pa enough yun kasi despite sa mga struggle na hinarap ko yung personal life, sobrang nahirapan ako dito para mag-compete din. So, I try to manage to compete here para makapag-represent ako sa Ilagan City. Okay, sabi mo start pa lang ng season to? Yes po, unang season pa lang to, yung game namin. Oo. So, yun lang. Oo. Ano yung sabi mong may challenges ka sa personal life? Kumbaga, hindi sana ako mag-ano ngayon, compete dito kasi nga, yun nga, dahil may dapat gagawin ako sa personal ko. Kumbaga, pinagpalit ko yun kasi kailangan ko mag-perform kasi yun nga, may standard kami, 753. So, yun, grab ko yun kahit hindi masyadong ready kasi yun nga, unang competition, hindi ka mag-expect na maganda agad yung performance ng pero sa performance ko ngayon, sabi ng coach ko, much better than yun ang tinanong ko compare dati. Kasi yung unang competition ko dati sa UAP, 739, then now 755. Then we look to 8 meters na. Oo, pero hindi ka pa masyado nakapag-ensayo, sabi yes, mo nga. Yes, kasi nga, yun nga, pauwi-uwi ko sa amin, parang every 2 weeks, nagtitraining ako din, 1 week, stop na naman. Hindi talaga totally na tuloy-tuloy yung training ko. Kumbaga, halos mga isang buwan may higit lang. Sa taga saan ka ba? Sa Mindanao po yung province ko. Okay. Kaya, nahirapan ako pero tiwala lang muna. Oh, ba't nag-stop yung training? Kasi nga po, umuwi ako sa amin. Kasi nga, yung dahil sa accident ako dati sa motor. Okay. During vacation namin. Kailan to? Last year lang? Yep, yung September 30. Then, nagpaka ko ng training may December, then umuwi ako sa amin. Then bumalik na naman, tapos uwi na naman pagka February, September, January ba yan? Mm-hmm. Yan nga, parang total lahat, mga isang buwan kalahati lang siguro yung training. Kaya, yung una, nahirapan ako mag-kapap sa training namin kasi yung mga kasama ko, nag-start na sila, mahaba na yung pinagsimula, tapos bigla akong sumabay kasi yun, matagal akong nakabalik. Oh, buti nakahabol ka. Nag-stop ako ng training nga eh, almost isang buwan kalahati. Dahil nga po, serious physical injury ako. Yung dito fractured, yun nga po, na akala ko nga, hindi ako makabalik. Pero despite kay God din sa mga friends ko, may tibit dalawa na huwag kang mag-stop ng ano, magiging atleta kasi sayang, may potential ka. Pinisa pa, cross ng Philippines ngayon. Pagkakataon mo natin. Yun nga po, sabi ko, sige, subukan ko bumalik dyan. Dapat nga, hindi na ako bumalik eh. So, dahil dun sa kaibigan ko si Clinton Bautista, yung teammate ko rin, Andre Tinardis. Sabi niya, kausap ko siya. Sabi niya, balik ka dito. Yung pagkasabi ko nga na ayaw ko na sa track and field, ayaw ko na bumalik siya. Dahil sa nangyari sa akin, parang na-down ako. Mm-hmm. Umiyak ko noon. Nung pagkasabi ko, na-into na ako kasi love ko yung sports eh. Mm-hmm. Eh, yun, giniyak ko lang. Tapos pagkatapos, nag-isip ako ng matagal na kailangan bumalik ako kasi parang nandito rin yung future ko eh. So parang... Para saan yung ano? Para saan yung standard na 753? Sa SEA Games po, yung top 5. National team. National team na mag-qualify ko. Pero kami, qualify na, pero kailangan pa rin namin magtalo ng ganun kalayo, ng 753. Personal best mo ang 755? Ah, hindi. 788. Ito pala yung season, ano ko, season best. Okay, so ano yung mga susunod mong ano plano? Siguro ngayon, continuous yung training namin kasi marami pa doong upcoming na competition sa like abroad. Mm-hmm. Kailangan namin compete doon. Kumbaga, ito yung pinakauna namin sa local competition.
Okay. Congratulations. Okay, kanino mo ba inaalay yung panalo mo? Una po, sa sarili ko kasi sobrang down po talaga yung sarili ko. Kailangan kong ibalik yung dati na genre upas. Tsaka gusto ko ipakita ulit sa buong Pilipinas na kahit ko pa mag-compete ulit na ganun kalayo. Kahit na maraming tumitingin sa performance namin na ganito, hindi masyadong effective, pero binabaliwala namin yun, just focus lang. Ano mo masasabi mo rin sa halos break mo na eh? Na yung last jump, no? Na ano lang eh, na-atras ka lang eh. Paki-describe yung last attempt mo. Siguro, hindi ko in-expect yun na ganun yung magiging talon ko kasi na unang competition pa nga lang. Pero kung natanong ko man yun, siguro sobrang lucky ko na player na yun. Natanong ko yung ganun kalayo, pero hindi man okay nung sa akin na hindi ko natanong. Kasi pinakauna pa lang, siguro next game competition, baka matanong ko. Partida pa pala, yeah. Nag-gold ka na. Yeah. Okay. Jandy, yung sinasabi mong love life, kahit di mo i-mention, sa pamilya ba, sa love life, sa relationship, sa dito professional relationship, saan ba siya? Sa pamilya? Siguro kay, sa pamilya. Sa pamilya. Okay. Saka kay God din. Siya naman yung nakakalam kung ano yung magiging performance ko. Yun. Pero sa pamilya ka talaga sa Pilipinas, sa Ilagan City. Kasi sila yung nag-accommodate sa amin. Kaya naayos na yun. Yeah, sobrang saya ko na yung Ilagan yung ano namin, team. Senyales to na talagang dapat huwag ka pang bumitaw, di ba? Sabi niya, balik ka na. Kasi, kaya ganito din siguro yung naging talang kong maganda yung season open ko din. Doon sa mga problema ko. Parang doon ako mahugot ng lakas. Congratulations, Jandy! Kailan yung point na gusto mo nang gawin to? September 30 noong 2018. Nasa hospital po kasi ako nung tapos. Sobrang hirap talaga ako. Kasi ako lang inaasahan ng pamilya ko, saka siyempre yung mga relatives ko. Hindi naman sila ganun kayaman para supportahan ako. So kumbaga, sarili ko lang. Yun yung na-aksidente ka? Yes po. Tapos kumbaga, lahat ng ipon ko parang doon lahat napuhos. Tapos kinulang pa. Mm-hmm. Buti nga lang, may mga tao rin na may magandang loob, tapos tumulong sa akin, like sila Sir Rico, yung president namin, saka sila si Ronzo, saka basta madami din tumutulong, kaya gusto ko rin pakita sa nila na kaya ko pa. Shout to Tabato ko nga na? Cagayan de Oro City po. Tapos dyan rin, para lang malinaw. September, you almost decided na minto. Kailan ka bumalik ng training? Kailan lang yun? November po. November. Kasi halos isang November. Last year din? No, last year. So, mahigit isang buwan ka lang naman na minto. After na gumagaling, magaling ka na nun? Hindi pa masyado. Parang back to zero ako. Parang sitting straight. Tapos habang nagpapagaling ka, parang ayaw mo nang tumuloy ulit. Yes po, parang nandun pa rin sa isip ko na parang nahihirapan mo kasi yun nga, may naramdaman pa akong sakit sa mga... So ang injury mo is sa... Fractured po, tapos ito po, bugbog yung dibdib ko. Dibdib, sa paa. Yung paa, mga sugat-sugat. Sugat-sugat. So hindi... Buti na nga lang po, nung pag-aksidente ko, wala akong balis pa. Wala ba? Dito lang pa na-fractured. Very good. Then tuloy-tuloy na yun, November, tuloy-tuloy naman yung training mo? December, naputol po yun kasi umuwi kami. Okay. Then bumalik, training ulit ng 2 weeks, tapos bumalik ulit ako kasi kailangan ko mag-attend doon sa hearing namin. Kailangan kasi doon mag-appearance ng nag-kaso po kasi kami na. Kaya hirap po. Tapos itong huli, hindi ka na nagpa-practice sa Ultra, 1 month ago na ba? Mga almost 2 weeks lang. 2 weeks lang. Saan ka na nagpa-practice? Sa FEU din. FEU. Minsan sa Ultra din. Tapos may times din na yung mga gamit namin, kulang-kulang kasi yung gym namin, kinos na. So, baga doon lang kami sa Ultra. Then, yun, gumagawa lang kami ng sariling paraan. Saan kami makapag-training para makapaghanda naman kahit konti dito. Tapos, yung ano pa, pwede mong pasalamat. Okay, sige, go. Pasalamatan ko pala yung coach ko na si Coach Rocian at si Coach Carlo Brocili. Sila po yung nagpa-improve sa akin. Tapos, yun po, sa mga tao na tumulong sa akin, maraming salamat po. Dito po si Coach Rocian.
Thank you, Janry. Good luck. Congrats.